Yan ang totoo eh. Pinaliwanag ko na sa inyo yan eh. Paulit-ulit nga eh. Kaya hindi kayo dapat na kwanho, panghinaan ng loob. Kasi ito yan ha. Naglalabas sila ng survey. Sipin mo yung survey ng Pulse, Kupals Asia, mga kaibigan. Eh, inilabas araw ng Linggo. Hindi pala pwedeng musician itong mga hinduropot na ito, no? Bakit? Eh, wala sa timing, eh. Kung tsumempo po, sa liwa, eh. Mga kaibigan, eh. Sipin mo, bakit nila ginawa yun? Unang-una, kaya nila isinabay, isinunod para hindi mapag-usapan. Ha? Yung libu-libong dumating. Ha? Para magpakita ng suporta kay Vice President Robredo at kay Senator Kiko Pangilinan, mga kaibigan, doon sa Quezon City Memorial Circle. Di ba? Para hindi yan, para ma-downplay, ang tawag nila ron eh, ma-downplay. O ika nga, matabunan. Di ba? Matabunan yon nitong survey. Ngayon, ginawa raw, inilabas Linggo. May opisina ba sila ng Linggo? Ang sipag nyo namang mga hayop kayo, ha? Saka sa survey. Ito raw survey nila, eh, base dun sa, ano ito, ha? Yung survey na, ng mga tauhan nila na lumabas. Field, ha? Mga kaibigan, lumabas. Mga field workers nila. Eh, sabi ko nga sa inyo, eh, 63 anyos na ako sa Marso. Ha? Pero hanggang ngayon, wala akong nabalitaan sa lahat ng kakilala ko. Lahat. Oh. Lahat ng kakilala ko, lahat ng kamag-anak ko. At yung kamag-anak ko, at lahat ng kakilala ko, kaibigan ko, wala ring nakapagsabi sa kanila na minsan sa buhay nila eh may nagsurvey at nagtanong sa kanila na galing sa Pulse Asia o kaya ay sa SWS, mga kaibigan. Wala eh. Tinan niyo mga kahayupang ginagawa niyan, kaya sabi ko sa inyo, yung survey, dapat yan ituring na krimen. Alam ba ninyo kung gano'ng kalaking krimen ang ginagawa nitong hayop na survey na ito? Itong demonyong survey, mga kaibigan? Iyan ang kwanho, ha? Nagiging dahilan, ha? Para ang ating bansa ay lalong bumagsak, ha? At ang mga Pilipino'y maging luko-luko lahat. Mga kaibigan, ang daming ginawan luko-luko niyan eh. Yan survey na yan. Kasi pag nilalabas nila yan, eh, merong mga nagbabase dyan, di ba? Para iboto mo kung sino yung nangunguna sa survey nila. Kahit ito ay taliwas naman, mga kaibigan, sa realidad. Di ba? Oh, eh sila nagrarally, pinaghahandaan nila ng mahabang panahon eh, mga kaibigan eh, di ba? Yung sa arena, di ba? Oh, ilang araw nilang ginawa yun. Ito po eh, spontaneous eh, ang tao, ha, na dumating. Makikita ninyo, nakita ko yung mga video at kayo rin, makikita naman ninyo yan dahil yan eh, nakakalat sa mga social media. At makikita po ninyo, ang mga tao, madaling araw pa lang, ha? Madilim pa, ha? Eh, nagmamarcha na sila papunta ron. Di ba? Hindi magkakasama yun, ha? Parang agos ng tubig na dumarating doon po sa Quezon City Memorial Circle. Hanggang sa, eh, very limited nga yung venue dun sa circle eh, sa court yata yun eh, ha? Na
hindi na po na-accommodate doon sa loob dahil sa sobrang dami ng tao. Umapaw hanggang sa labas, ha? Nagkaroon ng pag-apaw ng tao. Madalit sabi, kasi isa lang yata yung bukas na gate, ha? Ng circle na binuksan, mga kaibigan. Ngayon, itong survey, matagal nang sinasabi natin sa programa natin, tayo lang ang nag-iisang bunganga, ha? Na nananawagan matagal na dapat yan survey, ipagbawal yan. Ang pinapaboran lang ng survey, yung mga magnanakaw. Diyan mapupunta yan eh, di ba? Ito lang election na to. Halimbawa, nagkaluko-luko tayo rito, ha? At ipinilit nila kung walang gagawin ng mamamayan, at tatanggapin ng panloloko, mga kaibigan. Halimbawa, ha, natapos ang eleksyon at magnanakaw na mga kandidatong kalaban ni Vice President Robredo ang nagtagumpay na maipandaya, mga kaibigan. Ano ba inaasahan yung magiging larawan ng Pilipinas pagkatapos ng eleksyon? Ang susunod niyan, dahil puro swapang na yan, magpapataya na yan sila-sila. Kung tutuusin niyo, gusto ko yung magpataya na sila eh, di ba? Para mabawasan eh. Kaya lang, at stake dito, nakataya dito at nakasalalay dito, ang kinabukasan ng ating bansa. Baka mangyari po, wala na tayong bansa. Sapagkat tayo ay tuluyan ng masasakop ng China dahil itong mga kandidatong ito maliban kay Vice President Robredo ay makikipagsabuatan sa China at yan ay malinaw na pahayag nila. Hindi ko pahayag yan, mga kaibigan, sa pamamagitan ng mga pakikitungo na yun. Opinyon ko ito eh. Di ba? Mga kaibigan eh. Yung pakikitungo nilang gagawin, ayon na rin sa kanila, ay pumapanig sa interes ng China at hindi ng Pilipinas. Sa interes ng China at ni Digong nyo, mga kaibigan. Ngayon, yan ang nangyayari kasi sa mga political dynasty. Hindi ho ba? Ano nangyari? Nakita natin yan sa San Juan, halimbawa. Hindi ba? Gusto na magpatayan dati nitong magkapatid. Ha? Ito si Plunder Juan, Jingoy, at saka si Grap JB, mga kaibigan. Hindi ho ba? Talagang ano nangyari sa kanila? Bandang huli. Sa kanilang dynasty, sila na ang nag-aaway. Nangyari din yan sa lungsod ng Makati, mga kaibigan. Dahil wala na silang makalaban, eh sila-sila na ang naglalaban. Di ba? At darating ang araw dahil masarap ang buhay nila, nakatikim na sila ng limpak-limpak, talagang walang tigil ang pagsandok sa pondo, ano mangyayari? Kahit kapatid mo, ha? Makikipagpatayang ka na dahil ayaw mo nang umalis sa pwesto. Ganun din yan. Yan ang dapat ninyong makitang senaryo pagkatapos ng 2022 kung magtatagumpay sila sa kanilang mga binabalak na pandaraya. Alam nyo, itong mga survey na lumalabas ngayon, nagkakatotoo na yung sinasabi natin, sinisimulan na nila yung pattern, ha? Gumawa ng pattern. At pati na yung pagkakabigay ng frequency ng ABS-CBN sa tatlong krone ni Digong nyo, mga kaibigan. Nagkakatotoo na yan. Kapag yung mga himpilan na yan
na inagaw sa ABS-CBN na kapagbukas bago ang eleksyon. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay gagamiting mouthpiece yan para gawing makatotohanan ang malawakang sabuatan sa pandaraya sa eleksyon. Ha, kasi wala nang media, ang medyang nakapagsasalita na lang kukonti. Tulad ng Rappler, madali na yan, yung mga periodiko, yung mga Inquirer, madali na sa kanila yan. Bakit? Eh, kwan yan eh, may interest din yan eh. Diba? At meron na ring puhunan dyan yung mga Romualdez, hindi ba? Sa Inquirer. Oh. Ngayon, isa na lang ang matitira. Rappler, mga kaibigan. At hindi pa ito newspaper, ha? Ito'y online. Online news ito, mga kaibigan. So, pag sinabi nilang ito ang nanalo, wala nang magagawa yung tao kundi tanggapin. Ah, yan na ba nanalo? Oh, ano ba sabi? Makinig nga tayo ng balita. Oh, nanalo ay si ganito, sasabihin nila. Di ba? Walang sasabihing dayaan. Unti-unti na nilang ikinakamada yan pong sabuatan na yan at yung trend na gagawin nila. Katulad nito, survey. Di ba? Sabi ko sa inyo noon, yung survey, yan ay sabuatan yan ng media at ng COMELEC. Ngayon, may Smartmatic pa tayo. Yung Smartmatic, hawak ng inchik. Ha? Mga kaibigan. Kung ano yung ilalabas na resulta sa COMELEC, yun ay alinsunod, ha? Itutugma nila sa nilabas ng mga survey na inilathala naman ng media. Yan ang napala ng media rito eh, sa Pilipinas. Dahil nalunod sa katakawan, sa pera, ha? Sa payola, eh hindi na nila iniintindi yung kinabukasan ng pamilya nila. Nakalimutan na nila yon, mga kaibigan, dahil sa katakawan. Alam niyo yung katakawan sa pera, eh kwanu yan, kasi yung pera hindi nakakabusog yan eh. Buti pa yung pagkain eh, mabubusog ka eh. Eh sabi ko, subukan kaya nilang kainin yung pera, mabubusog kaya sila. Mga kaibigan, so yan na po yan, inilalabas na nila. Ito ang isang dapat ninyong pansinin. Sinabi ko na ito sa inyo na ito ang ginawa at nangyari nung tumakbo si Villar. 6 na buwan bago pa ang eleksyon ay hawak na niya ang survey. Paano nangyari yun? Iyan ang katunayan na peke yung mga survey. Matagal na silang may hawak na survey. Ha? Pagkatapos ay ilalabas nila, ichinechempo nila, ginagamit nilang strategy. Ito yung pakana sana na nabigo ni Villar nung siya tumakbo 2010 election. Ha? Advance na yung mga survey. 6 na buwan bago ganapin ang araw ng eleksyon, hawak na niya yung resulta ng survey. E di fake yun. Ha? Hindi totoo na talagang nagsasurvey. Ganun din itong inilabas nila ngayon. Isipin ninyo, sinasabi nila, ito daw hawak nilang, ito daw inilabas na survey, mga kaibigan, ay sa pagitan ng anong buwan yan? January. Ha? Mga kaibigan, January, ano ba yan? January, ano ito? Iba itong binabasa ko eh. Asan ba yun?
January 19. Yan. Tingnan ninyo ha, 19 to 24. January ngayon. Ngayong January 19 at 24. Eh bakit nyo nilabas dito? Diba? Kasabay nitong February na tayo ngayon eh. Bakit ngayon nyo lang nilabas ito kung totoo yan? Diba? Oh, dapat nung January nyo nilabas. Eh, at 13 yung ano eh. Yung rally. Tsaka nyo nilabas. Ha? Mga kaibigan. Oh, Linggo, kahapon. Yung ginanap na rally. Ha? Isipin ninyo, January 19 hanggang 24, eh di hindi kasama yung proclamation sa Bicol at saka itong nung A8 yun, di ba? Yung sa Bicol, A8. Oh, hindi rin kasama itong kahapon, mga kaibigan. Eh di hindi totoo itong survey na ito. Kasi kung totoo yan, dapat 25 nilabas nila, 26, 27, bago mag-Pebrero. Eh bakit ngayon nila nilabas? Ang pakay takban. Ha? Para hindi pag-usapan o mabawasan. Ha? Yung init, mga kaibigan, nung dumagsang tao sa rally para kay Vice President Robredo at Kiko Pangilinan sa Quezon City Memorial Circle. Yan ang pakay kung bakit ngayon nilabas. Sipin ninyo, araw ng Linggo na ilabas nila. Ang hirap naman ng trabaho nyo. Manloloko lang kayo. May opisina pa kayo ng Linggo. Hayop kayo. Sipin ninyo yan, ha, mga kaibigan. Kaya itong survey, matagal ko nang sinasabi na dapat yan ipagbawal sa eleksyon yan eh. Dapat yung political survey bawal. Bakit? Kasi po yan ay malaking panlilin lang yan eh. Di ba? Ang nililing lang mong tao ay magiging kapahamakan ng bansa at ng mamamayan. Oh, di ba? Pwede kang magsagawa ng survey on their own, siguro. Para sa sarili nila na consumption. Para paligayahin nila yung sarili nila. Pero not necessarily ay dapat pinapayagang magsapubliko sila ng survey na manlilito. Yan ay isang tahasang panlilin lang para lituhin at ikondisyon ang isip ng mamamayan para sa isang kandidato, gaano mang kamagnanakaw at kahayop yung kandidatong yan, basta nagbayad ay pwede siyang manalo dahil sa panloloko. Hindi ho ba? Ano tawag mo dyan? Eh kung yung mga maliliit na klase ng panloloko ang binibiktima, isang tao, dalawang tao, eh di lalong mas masama ito sapagkat ang niloloko nito ay buong bansa at lahat ng mamamayan. Kaya nga mabigat ang kaso pag nagnakaw ka, plunder, di ba? Sa gobyerno. Bakit? Kasi ang ninanakawan mo ay buong mamamayan, buong bansa at mamamayan. Hindi katulad nung mandurukot sa Quiapo, marangal pa yon na ikukumpara sa mga hinayupak na yan na nasa gobyerno. Bakit? Eh, isa lang ang biktima niyan. Kung bumiktima yan, pa isa-isa lang eh. Hindi naman niya kayang bumiktima ng sabay-sabay niyan dudukutan, apat na tao. Di ba? Dalawa lang ang kamay niya eh. Eh, yun nga, dalawa kamay, di niya magawang sabay, dukutan ang dalawang tao. Di ba? One at a time kung makapandukot yan. At pag yan, marami nang nadukot yan, eh umuwi na yan. Di ba? Uwi na yan. Sapat na sa kanya. Ha? Eh ito mga ito, wala, habang buhay po eh. Ayaw umalis at ayaw tumigil sa pandarambong at pagnanakaw. Kaya mga kaibigan, sabi ko na sa inyo eh, hindi to
Hindi po ano eh, dapat paniwalaan itong survey. Ha? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sino si Senator Trillanes? Si Antonio Trillanes IV, na kilala din sa tawag na Sunny, ay ipinanganak noong August 6, 1971. Si Trillanes ay nagtapos sa Philippine Military Academy bilang cum laude noong 1995. Meron siyang Master's Degree on Public Administration mula UP De Laman at meron ding mga postgraduate program on National and International Security mula sa Harvard University sa Estados Unidos. Bilang dating sundalo, si Trillanes ay nabigyan ng mga medalya dahil sa ilang naval operations laban sa mga terorista, smugglers at mga pirata. Bukod dito, binigyan din siya ng parangal sa pagsagip ng 32 survivors mula sa lumubog na Princess of the Orient noong 1998 sa kasagsagan ng isang super typhoon. Nagkamedalya din si Trillanes sa pagtanggal ng korupsyon sa procurement system ng isang malaking unit sa Navy. Dahil sa kagustuhang mabago ang mga bulok na sistema sa pamahalaan, nilabanan ni Trillanes at ng kanyang grupong magdalo ang corrupt at mapang-abusong Arroyo regime noong July 2003 sa tinatawag na Ukod Mutiny at dahil dito, nakulong siya ng mahigit 7 taon. Pero noong 2007, tumakbo siya sa pagkasenador at hinalal ng mga Pilipino kahit hindi siya nakapagkampanya at naging kauna-unahang kandidato na nanalo habang nakakulong. Pinalaya siya sa pamamagitan ng isang amnesty ni President Noynoy Aquino noong December 2010. Sa kanyang 12 taon na pagkasenador, tinanghal si Trillanes bilang most productive senator ng Senado from 2007 to 2019 dahil siya ang may pinakamaraming national bills na naisulat at naisabatas. Kabilang sa mga batas na ito ay ang 4-Piece Law o Pantawid Pamilyang Pilipino Program na nagbibigay ng buwanang ayuda para sa mga mahihirap. Salary Standardization Law 3 o pagbibigay ng increase sa sweldo ng mga guro, sundalo, police, health workers at lahat ng government employees. Ang Marina Law kung saan napigilan ang pag-disqualify sa mga Pilipinong seaman sa buong mundo dahil nakapag-comply ang bansa sa requirements ng International Maritime Organization. Ang Expanded Senior Citizens Act kung saan nagbibigay ng incentives at assistance para sa ating mga senior citizens. Meron ding medical assistance program sa Trillanes na nakatulong na sa halos 200,000 pasyente sa buong Pilipinas. Ang kanyang scholarship program naman ay nakatulong naman sa halos 60,000 students. Sa darating na 2022 elections, muling tatakbo sa Senado si Trillanes upang gumawa ng mas marami pang batas para labanan ang korupsyon at mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. Tapang, dangal, husay. Trillanes para sa Senado. Namulat na ang tao sa katotohanan eh. Sa mga ginawang kalupitan ni Marcos. Kahit ako. Ngayon na lamang natin na pagtanto lahat at na-accumulate, mga kaibigan. Kumbaga, late bloomer tayo eh. Di ba? Nakahayupang ginawa ni Marcos sa sambayan ng Pilipino habang siya'y nakaupo. Oh, mga kaibigan, kalupitan, kahayupan laban sa mga mamamayan. Wala namang nagawang ano si Marcos para paunlarin ang ekonomiya natin eh. Nilugmok niya nga eh, ang Pilipinas eh. Di ba? Wala naman tayong nakikitang mga, alin, mga pinagawa nila, puro white elephant eh, cultural center. Eh, para saan yan? Kumikita ba yan? Ano ang return of investment niyan? Folk art theater, sarado ng matagal na, di ba? Oh, sipin mo yan, oh. Hindi pinapakinabangan, PICC. Ano pakinabang diyan? Nagkaroon lang ng pakinabang yan nung araw
naging opisina ng mga senador eh. Yung PICC. Oh, pero ngayon wala na. Ilang taon nang nakatingga yan, mga kaibigan. Simula nung lumipat doon sa GSIS, yung mga opisina ng senador. Di ba? Wala yan eh. Asan yung mga return of investment yan? Meron pa yung malala, yung Film Academy ba yun? Film Center? Isipin ninyo, yung mga tao rin para lang may maipagyabang si Imelda na naipatayo na naman yung Film Center. Eh, yung mga nagkaroon ng pagguho dun eh. At may mga namatay. Ngayon, para hindi maabala yung construction, yung pagtatayo, sa pag-retrieve, pagsagip dun sa mga natabunan, gumuho eh. Ano ginawa? Tabunan nyo na. Tinabunan na yung mga tao ron. Nalibing dun, mga kaibigan. Oh. Meron pa nga tayong video yan, no? Talagang to si Amy, bata pa, salbahin eh. Di ba? Merong isang occasion eh, merong matandang babae na nakaharang sa dadaanan niya. Ha? Nasa likuran ni Marcos. Akalain niyo, tinabig, matanda na. Yung mukha eh, galit pa siya. Tinabig niya na yung matanda. Napasigaw yung matanda. Ay! Tapos nakita si Amy pala. Aba eh, nagpasalamat pa yata yung matanda eh. Salamat, tinulak mo ako ha. May mga ganun tao eh, mga kaibigan eh, na talagang mabababa ang loob eh. Di ba minsan eh, may kasakay ako, ha? Nakasakay ako sa kotse nung isang artista, action star. Eh, may humarang na jeepney. Inarangan niya doon sa dadaanan namin mismo. Eh, mainit ang ulo nitong kasama kong action star. Bumaba, may dalang dyaryo na pinilipit. Eh, laki ng katawan eh. Mga kaibigan eh. Pinalo niya ngayon ng jar, ginano niya, dinagukan niya ng dyaryo sa ulo. Hindi naman malakas yun eh. Tumunog, pero alam mo naman yung dyaryo, ano lang yun, manipis lang yun eh. Tinuktukan niya sa ulo, yung driver. Tapos sabi nung driver, nakita ngayon siya, nakilala siya, sabi, ay, binatukan ako niya, no? Natuwa pa yung driver, tarot. Mga kaibigan, yun yung mga minsan nakakaingit na tao. 'Di ba? Yung hindi sila no. Hindi baliwala sa kanila 'yon. Napakababa ng kanilang kalooban, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Sa bayan ko ay isa ang dahil. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ipantay. Ito po si Percy Lapid. Pag-ibig ay tunay. Maraming salamat at magandang Yumaga! Mike Velarde! I. L. Lagay! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-abit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo.
kaibigan.